Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so this is for, this vlog is for delivers na age 40 pataas. Alright, so ito yung mga bagay na dapat binabago natin at age 40 or pataas. So we have to change this or we have to follow these things para sa total package ng pagbabago natin. So if you want a total package of change in your life at age 40, you have to do these three things. Alright, so very interesting ating topic ngayong gabi. But before that, so announcement muna ulit tayo sa lahat ng mga gustong maten sa aking seminar sa Hong Kong. This probably November, tinan natin slot. Tomorrow will be the final announcement of the exact date, time, plus how much po at kanino kayo, paano ang payment nyo, kasi we need to have a early registration po. Okay, so bukas nyo po yan malalaman. Okay, so kanina kasi I was watching the video of Tai Lopez. So siya nang bago nating sinusundan, sinusubaybayan ngayon si Tai Lopez. At maganda yung kanyang diniscuss kanina na tingin ko pwede nating gayahin, pwede nating gawin sa sarili natin. Lalo ako, I'm already 45. So doon sa mga kasing edad ko, 40 pataas, ano ba yung mga dapat na nating gawin? Alright? So, number one for the full package of changing our lives is, number one, you have to outgrow things, ideas, people, and places. Apat. So, dapat matuto tayong mag-let go sa iba't ibang bagay. Alright? So, there are four things na dapat nagle-let go ka na. Alright? So, ano po yung mga apat na bagay na yan? Number one is, simulan natin yung things. Okay? So, at age 40, dapat may na-outgrown kang mga bagay. Okay? Or meron ka nang kinakalimutan mga bagay. Okay? Ano ba yung mga bagay na dapat mo nang kinakalimutan? Sometimes yung mga old music that, you know, keeps you down, keeps on, you know, reviving your old feelings, old failures, old relationship. Eh, dapat na outgrown mo na yan, di ba? So, mag-change ka na ng music ngayon, mag-change ka na ng mga yun, pinapainga natin. Okay? So, dapat wala na yung mga heartaches at this point in time, di ba? Wala na yung mga loneliness music mo. Alright? So, and even movies, di ba? So, ma-outgrown mo na yung movies na we can't do or we can't get anything na walang mga lesson sa buhay natin. So, dapat na-outgrown din natin yung mga bagay na yan. Okay? So, that's four things. Hindi ko alam kung mga, ano ba yan, photographs ba yan na nilalagay natin, tinatago natin, mga last relationship, previous relationship, nung pang high school tayo, hanggang ngayon, hindi tayo makalet ko sa mga things, kahit na feelings, di ba? So, dapat ma-outgrown na natin yan at age 40. Alright? Second, ideas. So, okay, so ano ba yung mga ideas na dapat na-outgrown mo na? Right. So, for example, dati, di ba, we were trained or hindi ko alam kung na-train tayo to save money. Di ba, hangga dun lang, mag-save ka lang ng pera, that's all. That's it, di ba? So, hindi ko nga alam kung naituro din sa atin ang savings. Pero kung hindi naituro, ma-outgrown mo na yung puro ka lang nagsisave, di ba? We can't survive there anymore. Okay? So, kailangan, kasabay na ng savings, nag-invest ka na rin, and you're planning to have your own business. At 40, okay? At 40, dapat hindi na savings lang pinag-uusapan. Okay? Hindi na yung magkano yung savings mo. Hindi na yon. At 40, dapat, or 40 pataas, dapat ang pinag-uusapan, ang nasa vocabulary mo na investment. Diba? Dapat ang nasa vocabulary mo na small business, partnership, di ba? New business ideas. Yan na dapat ang pinag-uusapan natin, okay? Ano pa yung mga ideas na dapat ma-outgrow natin? Na dapat nasa government tayo lagi to be secure, di ba? Ma-outgrow mo na yan dapat, di ba? So there are also a lot of opportunities outside
public agencies. Kasi marami akong mga, bakit ko na nasabi to, marami kasi akong mga kakilala na talagang they are dying to be employed in public. Wala namang masama dun eh. Walang masama sa public. Galing ako sa public eh. Walang masama. Kaya lang, parang feeling nila kulang pag wala sila sa public agencies. Parang feeling nila merong mali. Diba? So, wag po tayo magkaroon ng feeling na ganun. You have to outgrow that. You have to think na kahit wala ka sa government agency, may security ng iyong work. Okay? Ng iyong future. Because ikaw may hawak niyan eh. Kahit naman nasa government, if you're not doing your work, mawawala ka rin naman dyan, di ba? Alright? So, third naman, dapat mo nang ma-outgrown the people, old friends, di ba? Baka kailangan magpalit ka na ng friends. Di ba? So, hindi naman dahil iniwasan mo sila, dahil masama sila, no. It just happened, baka nagbago na interest mo. At 40, dapat nag-iiba na yung perspective mo sa buhay. Kung sila puro pa rin ganito yung level of thinking nila, di ba? So, dapat ikaw umiba ka na. Hindi ko alam kanino ko to narinig. If you are the smartest in the room, you leave that room. You should not be the smartest there. Because if you are the smartest in that room, okay, you will learn nothing. Alright? So, you have to find a room where there are people who are smarter than you. Okay? So, you have to leave those people that you are the smartest. Okay? Huwag na yung ego mo kasi masarap dito. Kung pinakamayaman, pinakamatalino. Hindi. You cannot get anything from them. Diba? Iba na yung interest nila. Iba yung interest mo. So, dapat nag-grow. So, you have to outgrown people. Hindi dahil masama sila but because you're just changing your perspective. You want to, you know, you just changing your interest. Right? And, fourth naman, places. Baka you need to go to other places. Baka naman kasi it doesn't work there anymore in your place. Baka 40 years old ka na, hindi ka man lang nagkaroon ng opportunity dyan sa place mo. Sometimes you have to visit. You have to go to other places. You have to leave your hometown para umunlad tayo, di ba? Para umunlad ang buhay natin, a total package. Alright? Ang number two naman na you have to do at age 40 for the full package and changing your life, you have to reframe your mind. Reframe your mind, okay? So, eto, paano ba i-reframe yung mind natin? At age 40, dapat wala ka na dun sa concept ng trial and error. Okay? So, yung tatry ko muna to, if mag-work, if not, so out na. Di ba? We cannot, eto ah, sa lahat ng mga 40 years old pataas, we cannot afford any more error. We've done a lot of errors during our 20s, 30s, di ba? Tung 40s tayo, let us avoid more errors. Okay? Sabi kanina ni Ty Lopez, binigyan tayo ng kakaibang brain, alright? So that we can use our brain to predict what will happen. If there's a circumstances right now, what will happen? You can predict. So there's no use of trying, di ba? Kung na-predict mo na that it will make you lonely, it will make you weaker, it will make you poorer, so ba't mo pa siya gagawin? Di ba? You use your mind to predict things. Okay? You cannot afford any mistake because you're running out of time. Life is short. Life is short. For us, age 40. Diba? So, sayang yung time, sayang yung effort for the trial and error. Alright, so the third one is stop trying to be the smartest and the strongest. Okay? So, just be the most adaptable person in your place. Alright? So, hindi na kailangan yung I'm the most intelligent. Okay? So, I can bear all these things. No, it doesn't work anymore. Ang kailangan natin ngayon sa panahon natin is you need to adapt, okay? So, saan ka mag-adapt? Paano ka mag-adapt? Adapt to the skills na kailangan ngayon, di ba? So, you don't have to learn the technical one. You just have to learn the system, okay? For example, in my case, hindi ko naman inalam kung paano mag-edit and everything. So, inalam ko lang ano ba yung system sa YouTube, okay? So, I just have to adapt kasi ito na yung technology, ito na yung platform, okay, platform na pinupuntahan ng maraming tao. Okay, so, para mas makabuild ako ng audience, so, ito siya, YouTube. At age 40, perhaps hindi ko alam ha, baka meron pang iba na vlogger na principal.
Okay? So, hindi ko alam kung meron pa, but it's very rare, right? So, it's unusual na isa kang principal vlogger ka, di ba? So, what I did is just nag-adapt lang tayo. I may not be the most intelligent principal in the world. I may not be the strongest principal in the world, but I think I adapt to the needs of the, you know, to the society, to the needs of my, what I want to impart to you know, sa mga tao. Ano ba yung gusto kong, yung audience ko, eto sila, di ba? Saan sila nandoon? Nasa YouTube, alright? So, you just have to adapt kung nasan ka, di ba? Anong skill yung pwede mong aralin? Don't be afraid to learn how to use your Facebook, di ba? Don't be afraid to learn how to have your IG, di ba? So, something like that, alright? So, these are the three ways or three things that you need to do at age 40, alright? So, at age 40, kung hindi ka pa nagtatagumpay o hindi mo pa nasisimulan, ganun pa rin buhay natin, same as when we were 30 years old, so, dapat mag-iba na po yan, okay? So, you just have to follow these three things for a full package on how to change your life. So, you have to outgrown different things, refrain your mind, and stop trying to be the most smart, the smartest and the strongest. Just be the most adaptable. Alright? So, please share this video sa mga friends mo. Hindi lang OFW, pati kaibigan natin dito sa Pilipinas, di ba? Pati mga kamag-anak natin para ma-inspire din sila. Lalo sa mga friends natin, kakilala natin, kamag-anak natin na 40 years old pataas. Alright? So, thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go!